Oh. Makinig kayo, mahalaga to. Para magic to. Magic. Okay na? So yung evaporator ay part ng heat exchanger. Diba? Na mga machine. Pag sinabi heat exchanger, nag-aalaw na i-absorb tsaka i-release. Diba? So, heat exchange. Diba? Heat exchange. Ngayon, sa punto ng aircon, paano nyo mapapatunayan na ang evaporator ay nag-absorb? Paano? So, i-demo natin. Okay? So, ito yung aircon. Pakipakalan yung aircon. Class. Papakailaman muna natin yung aircon. Pag nasira. Kami nabalas. Tulungan nyo ako magbayad. Pero ngayon, i-demo natin. So, focus dito. No? So, papakailaman natin itong aircon. Sabi natin, ang aircon, ang harap niya ay evaporator. Saan nangyayari yung cooling effect ng aircon? Sa evaporator, no? Doon yung refrigeration capacity or yung cooling effect. Pero, ang tanong, paano nag-a-absorb? Diba? So, dalawa yan. Nag-a-absorb siya ng init, naglalabas siya ng lamig. Ulitin ko, no? Heat absorb, dapat mapatunayan natin na kumukuha siya ng init. Tama? Saan siya kumukuha ng init? Sa likod. Sa surroundings. Sa surroundings. Sa surroundings. Ano ang meron sa surroundings? Tayo. Ang tao. May init ba tayo? Meron sa iyo. Wala, patay ka na. Dapat nasa morgue ka. So, hindi ka dito sa klasiko, no? So, yung katawan ng tao naglalabas ng init. Eto, may init. Mga wall, bakal, no? May mga thermal conductivity yan. Okay? So, ngayon, ipapaliwanag natin, papakita natin kung paano nag-absorb ng init yung evaporator. O, sige. O, focus nyo dito. Pakialaman muna natin, hindi muna tayo magpapaalam, pero pag nasira, hati-hati tayo sa dito. I'll see you. Dapat tayo naman pero na siya, boy. Hindi, pag pinatay mo, hindi mo makikita. Ah, okay. Oh. So, oh, inaalis ko, ha? No. Yan. Dume. Dume. Woohoo! Halatang ano yun, no? Halatang dumi na yung maintenance, sir, eh. Pag padumi ito lagi, hindi siya ganun ka-efficient kasi hinaharangan niya yung pag-absorb, di ba? Yes, sir. Pag-absorb niya lang, yung mga dust, kaya nga may mga dumi-dumi. No? Well, anong gusto natin kapakita ngayon? Yung alikabok. Pag-ubag sa alikabok, ang tawag ito ay filter. Or filter. No? So, dapat lagi nililinis yan para effective yung heat transfer. Yung absorption. So, sabi natin, ina-absorb ng evaporator yung init. Tama? So, dapat maipakita natin na nag-absorb talaga siya. Tapos, sa kabilang side, ito, malamig. Nakita nyo? Kasi nilalabas niya yung lamig. No? In-absorb niya yung init, in-absorb ng refrigerant na nandun sa tubo. Saan yung tubo? Ayan, no? Yung mga tubo. Ito. Diba? Tapos, may mga balot, ang tawag doon ay fin. No? So, pakita natin. Nag-absorb ba talaga ang evaporator? Humihigop ba talaga? O, pakita natin, no? Tingnan natin kung kaya hihigupin ito. Or, mas manipis dito kung hindi kaya, no? Ngayon lang nakikita ito, no? Sa akin lang nakikita ito. Magic. Magic na ito ito, no? O. The legendary. So, meron siyang effect ng force na panghigop. So, yung init ng hangin, init ng tao, init ng mga materials, kailangan niyang i-absorb. Bakit? Para ma-absorb ng refrigerant. Pag-absorb ng refrigerant, magkakaroon ng lamig, no? Kasi the absence of heat, no? Yung refrigerant kasi ay chemicals na madaling magpalamig at madaling mag-evaporate. Okay? So, para makita nyo, by your
own naked eyes, no? Na meron talaga siyang sucking effect, di ba? Lahat ng init, kukunin niya ang init ng... Para sa refrigerator, yung init ng meat, yung init ng karne, ng isda, ng gulay, ng tubig, lahat, ng hotdog, kung ano-ano pa man, pati pagbukas, i-absorb niya, no? So, ulitin ko, oh, focus. Focus kaya, oh. Makikita mo, oh. Yes! Diba? Pero nung nag-aaral kami, walang gumagawa ng ganyan. Oo, oh, hindi na ilaw. Hindi ako natuloy ng ito ng last year eh. Oo, oh, kasi kaya kasi hindi na nagsindihan naman siya dyan. Ayun ang doktor, wala naman tayong aircon na kong balik mo muna. Mama, yan. Engineer Ino yun. Ah, buo ka. So, balikan natin, no? Hopefully, walang nasira. Hopefully. Ah, wala? Ah, wala sir. Wala na, no? Yun! 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 So, kahit di tayo magkita, may maaalala kayo sa akin, no? 6 minutes, ang dami natutunan. Okay. Nice. Ano oras na ba? Baka nasa sarapan tayo sa kwentuhan. 7:30, sir. Itapusin na natin ito, ha? Okay. Pero tuloy mo lang yung video. Tuloy mo lang. Para yung iba na wala, i-share natin, ha? Okay. So, okay na tayo dito sa heat exchanger. Pinakita natin kung bakit part ng heat transfer yung evaporator, no? Nag-a-absorb ng init. Pag pumunta kayo sa likod, naglalabas ng init yung condenser. Okay? So, ito. Ano ba ang ina-expect natin sa klase na ito? Diba? Anong mulatutuhan? Pag tinignan yung syllabus, yung ina-expect ng estudyante, ang tawag doon ay LO. Anong LO? Learning Outcomes. Ibig sabihin, ano yung dapat matutuhan ng estudyante o anong dapat natin matutuhan sa klase? So, dahil kayo, hindi ko alam kung nagbabasa kayo ng syllabus kasi attend lang kayo ng atin. Pero kung titignan nyo, makikita nyo yung learning outcomes. No? Kung ano yung, kung seryoso kayo ng estudyante, ah, ito pala yung dapat namin matutuhan. No? Ayusin natin yung syllabus. No? Eto, yung may narinig ako kanina, kailangan natin matutuhan yung modes of heat transfer. Pag sinabing mode, ano yung mode? Mga paraan. Oh, pwedeng paraan or pwedeng klase, no? Anong klase yung anong mga paraan para ma-transfer yung heat ano? Original heat. Tatlo yan eh. Conduction. Convection. Convection tsaka radiation. Tinuturo ko naman ito lagi sa UE at sa ibang universities, so walang problema. No? Hindi tayo masyado mag-focus dito sa radiation kasi ibang dimension na ito. No? Siyempre, radiation yan, di ba? Pag nag-X-ray, radiation, saka yung mga nuclear. No? Kasi meron yung emissivity factor, no? Stefan Boltzmann. No? So, ibang dimension yan. So, ito lang muna tayo na sa practical. Okay? Naintindihan ba? Ito nga, hindi mo maintindihan ka kung may conduction convention sa radiation pa tayo. Huwag muna tayo pakialaman yung radiation kasi iba yung dimension ng Stefan Boltzmann, may black body. Okay? Maliwanag daw? Ano naman yung law? Sinabi ko na kanina. No? No? Dapat first law, second law. Tsaka zeroth law. First tsaka second muna tayo. No? Yung nag-transfer from one form to another, yung heat nagiging work, di ba? Tapos second law is from hotter to colder. Colder. Now, so yun yung mga principle. Dapat doon naka-focus yung mind natin. Okay? Next! Combined modes. Pag sinabi combined, pwedeng ang nangyayari ay conduction o convection, o kaya convection or radiation, or combination of the three. Di ba? Ngayon, hindi mo siya maipapaliwanag kung hindi mo alam bawat isa. Diba? Saan nangyayari yung conduction? Karaniwan sa solid, sa mga atoms. Yung convection saan? Fluids.
tuwid, sa hangin, sa tubig, sa gases. O, para maintindihan niyo sinasabi ko, bakit yung building ay madaling masunog? Man, nag-upisa sa first floor. Bakit kaya? Mayamay, tupok na yung buong building. So, kung marunong pa sa heat transfer, alam mo dapat ang sagot. Bakit? Gaganda po ng heat yung ano. Maintindihan ba yung tanong mo? Ito yung building, mga katuhan. Mayroong wire, short circuit, nag-upisa sa first floor. Maya-maya sunog na yung buong building. Bakit? Umakyat po kasi yun. Umaakyat. Bakit umaakyat? Hot air rises. Hot air rises and another by means of principle ng heat transfer, convection. Diba? Kasi heat is transferring because of air fluid, yung air. No, may air, ano dyan, film. O, diba? Aakyat doon. May bintana eh. Diba may hangas? Bintana o. Naintindihan ba? So, pag nasunog, hindi ko naman sinasabing maging masaya kayo. Pero, kaya pala, ako sabihin, madaling masunog kasi due to convection. Yung due to conduction, eto, nasunog yung mga plastic, mga solid, mga wire, mga wood, di ba? Pero, yung init, nagka-transfer by fluid, yung air, di ba? Aakyat. Naintindihan ba? Aakyat. So, di ba natututo tayo na, ganun pala ang heat transfer, no? Kaya pala mabilis yung pagkatupo kasi due to convection. So, convection is more of fluid, no? Kadalasang ginagamit is air. Katulad ng, Papa, how do you explain the convection? Yung itlog. Naglaga ka ng itlog. Nilagay mo sa lamesa. Anong tawag doon? Convection yun, no? Dalawang klase yung convection. Ang isa ay natural. Ang isa ay ng pwersa or gumagamit ka ng mechanical equipment. Ano tawag doon? Force. Very good, no? Force. Ikaw ay naglaga ng itlog isang umaga. Ilagay mo sa lamesa na may latito. Huwag naman sa lamesa baka gumulog. Diba? So, nalagay na lang sa pan. So, ito yung air. Ano tawag dyan? Natural. Ang pagpapalamig ng usa ay natural. Pero pag ginamitan mo ng mechanical equipment like fan or blower, anong tawag doon? Force. Okay? Pero lahat sila ay convection. Okay? So dapat ganun yung natutuhan natin, no? Hindi yung puro formula, gusto mo lang makasa ulo, tas, di ba? Tapos, puro computation kasi hindi mo naman naiintindihan, no? So dapat dito pareho, no? Naiintindihan mo yung calculation, naiintindihan mo yung principle. Application. Okay ba yun? Yes, sir. Okay, no? So dito na tayo, no? Pag sinabing combine ito, no? Yung sasunog. Yung sasunog yung mga poste, yung sasunog yung mga wire, yung sasunog yung mga kahoy. Ano yun? Conduction. Pero nagtatransfer yung init through air film. Anong tag doon? Convection. So, meron kang combined both. No? So, siyempre, nagra-radiate din yan, no? Parang sa araw, di ba? Radiation yun. Di ba? May radiation din yan sa mga ganun, no? Kasi katulad ng TV, di ba? Nagra-radiate din yun, no? Tapos may init din na hawakan mo yung TV, umiinit eh. Di ba? So, conduction yun, no? Mula sa mga parts niya, di ba? Nag-travel sa yung mga atoms, electricity, no? So, through electricity sa mga parts, conduction yun, na-transfer, no? Pero pag dumadalo niya sa mga field ng hangin, ano yun? Convection, no? At tapos may mga radiative material doon, no? Yung screen ng TV. O, di ba radiation yun? Naintindihan ba ako? So, ibig sabihin, nagsasama-sama yung mode ng heat transfer, combined. Okay? Next. Conduction through a composite wall. Pag sinabing composite, ibig sabihin ano yun? More than one. Pag sinabi, ito. Ano ba yan? Plywood? O cemento? Plywood. O plywood. Tapos meron pang sabihin mo, ibang insulation. Yung mga foam.
Saka yung mga inaasakisan ngayon, yung mga ganun, di ba? O, insulator yun. So, pag pinag-layer-layer mo yun, ang tawag doon ay? Composite wall. Ibig sabihin, more than one material. Ngayon, semento lang yan. No? Pero pag ito, semento, ito, bakal, ito, kahoy, ito, insulator, and so on. No? So, ang tawag doon ay? Composite wall. No? No wall. Conduction in cylindrical coordinates, no? Iba yung pag yung heat transfer sa bilog. Di ba? Sa bilog na bagay, dapat alam mo yung diameter, alam mo yung radius. Tapos, halimbawa, ito ay copper. Ito ay silver. Ito iron. Ito ay brick. So, may behavior yung init. Depende sa material kung gaano kabilis yung